ating susunod na special na panauhin dahil mahal na mahal natin siyang lahat at syempre mahal na mahal siya ni Luis. Oo naman, Tony, I completely agree dahil hinahangaan ng napakaraming tao bilang syempre sa kanyang talento pero equally dahil sa kanyang napakabuting puso at kagandahan. Sino siya? Watch this. Mula noon hanggang ngayon, hindi matatawaran ang kontribusyon ng nag-iisang star for all seasons, Miss Vilma Santos, sa sining ng pelikula. Sinasalamin ng mga karakter ni Ate V ang iba't ibang mukha ng mga nanay. Ang tagal ko nang naging boss. Nakalimutan ko na maging nanay. Di ba ito nagsabi? Huwag ipag-ait sa'yo ang totoo! Mas ngayon, ito ang totoo! Harapin mo ang totoo! Sa dami ng mga karakter na binigyan buhay ni Ate V, ang kanyang pagiging ina sa totoong buhay ang talagang nagpaningning sa kanya. Dahil katulad ng lahat ng mga magulang, buong puso ang kanyang pag-aaruga at pagsasakripisyo para sa kanyang pinakamamahal na mga anak. At dahil sa kanyang malaking puso, naibahagi din niya sa mas malawak na plataforma ang kanyang pagmamahal hindi lang sa pamilya, kundi maging sa kanyang kapwa bilang isang public servant. For many years, tumayo siyang leader at ina ng mga Batanggenyo ng mahirang na mayor, governor at ngayon nagbibigay serbisyo bilang congresswoman. Her star continues to shine bright as she spreads the love by being of service to others. Iniidolo at hinahangaan sa iba't ibang larangan. Ngayon, tara na't makipagkwentuhan kasama ang one and only star for all seasons, Ate V, Miss Vilma Santos. Grabe, Luis! Yes. We're so honored. Alam nyo, isang remarkable public servant, a multi-awarded actress, at ang nag-iisang star for all seasons. Ang aking momski, Miss Vilma Santos! Hi, everybody! Kamusta? Hi, momski! Miss you! Miss hello you, miss po! You hello po! Welcome to I Feel You, Miss Vilma. Thank you very much for your time. Anytime, anytime. Miss Vilma, alam po natin na bilang isang public servant, bilang isang wife, bilang isang actress, ang pinaka-number one priority at talagang pinaka-number one role nyo in life is as a mother, hindi po ba? Oh, yeah. Yeah, number one. Yes, bukod sa pagiging ina ng bayan, kayo po ay talagang ina muna sa inyong bahay kay Luis at kay Ryan. Kamusta po ang pagiging nanay ni Luis at ni Ryan? Alam mo, kay Luis, basta ang mga anak ko is nag-umpisa kay Luis, yun yung fulfillment ko sa woman. Doon nagkaroon ng focus ang buhay ko. Maraming bagay na nangyari sa buhay ko na hindi ko akalain magagawa ko as a mom. So, being a mother sa akin is really a fulfillment of a woman. Yun yung fulfillment ko na karugtong ng buhay mo talaga, karugtong ng buhay. Di ba, Mr. Tainano? Di ba, Tony, may term tayo na mother's love? Di ba, para sa akin, kung may ididikit kang picture doon, my personal definition, sa mommy ko yun. Grabe kung gaano ka-loving ang mommy ko. At the same time, mommy will always be a mom. Pag for example, kunwari hapon, kunwari alas dos ng hapon, eh nakatulog ako. Tapos magte-text yan na, anak, what are you doing? Tapos let's say gumising ako ng 4:30, sa dalawang oras ako di makasagot. Pag-dating ko, siguro nasa 25 messages na yan, anak, bakit di ka sumasagot? Okay ka lang ba? So syempre, isipin mo ikaw, bagong gising ka, ang dami na, please, what's wrong? Talk to me. So, akala kahit ako, akala ko, patay na ako. Hindi ka nagduda sa sarili mong buhay, baka kaluluwa ka na lang. Siyempre, malaki po kasi ang age gap ni Luis at ni Ryan. Si Ryan yeah. naman po, paano naman po ang naging approach niyo sa kanya as a mother? Si Ryan, nagkaroon ako kay Ryan ng difficult pregnancy. 15 years ang gap nila. When I married Ralph, ako kasi may anak na si Lucky. Gusto ko naman ibigay yung responsibilidad ko sa kanya bilang asawa. And I prayed for it and sabi ko kay Lord, Lord, sana naman bigyan mo pa ako ng isang anak. To the point kahit i-quit ko yung career ko,
Miss Vilma, para po sa inyo, ano ang biggest fulfillment ng pagiging isang ina? I guess, ang responsibilidad ng isang ina ay walang katapusan. Ang biggest fulfillment nito, nabiyayaan ako, na-bless ako ng Panginoon ng dalawang anak na nanggaling sa akin mismo through the blessings of God. Makita ko lang sana sila na lalaki ng maayos, a productive, God-loving person, magiging maganda ang mga buhay nila. Siguro yun na yung masasabi kong kahit papano fulfilled ako as a mom. Yes, alam niyo po Miss Vilma, bukod sa sinabi niyo na okay sila, maganda ang buhay nila, bilang katrabaho ni Luis for almost 15 years na, no Luis, tayong magkatrabaho sa industriya, I just want to commend you because you really raised a respectable, a good person. Dahil nakatrabaho ko po si Luis, alam niyo kung ano po yung treatment niya sa aming utility, sa aming production staff, sa aming director. Pantay-pantay po yan. And it's such a testament of how good good mother you are kasi talagang napalaki niyo po nang maayos ang inyong anak dahil napakabuti po ni Luis sa lahat po ng kanyang mga katrabaho. Thank you very much, Tony. Po, yan na yung fulfillment ng isang nanay. So yes. Keep it up, anak. I love you. Keep it up. Kung ano man yung naibabato sa aking maganda, kung ano man yung naririnig kong papuri, thank you for lahat ng yun ay dahil din sa magulang. Pero bukod kay Luis, nakasama natin ngayon, Miss Vilma, may isa pa po tayong special na tao na syempre gusto rin pong bumati sa inyo at may sasabihin din siya. Sino? Surprise! Ayan! Ito po! Hey Mom, I hope you're doing well and I hope you're having fun in your interview and once again, belated Happy Mother's Day, and I love you so much, and have a good day ahead, okay? Love you always. Thank you for everything. I'll just be here. So that it's still quarantine, I'm just in the other room. Just talk to me or text. Oh, Ryan, I love you, anak. I love you. You know that. You know that. Nakasombrero kasi kalbo rin, anak. Pareho kayong kalbo. Oo. Ito rin mong nagkalbo sa kanya.